Magandang umaga po mga boss. At welcome po ulit dito sa ating munting channel. Meron akong isishare sa inyo about dito sa paggamit ng mixer or ang kaibahan kung gagamit ka ng mixer or yung wala, yung hindi. Kasi pag meron kang audio mixer, masiseparate mo yung input mo. Halimbawa, itong mic 1 saka mic 2, magkaiba po sila ng channel. Bawat channel meron siyang individual na mga pihitan or adjustment. Halimbawa, mapi-feedback yung mic 1. Siyempre, babawasan mo yung or sobrang lakas niya, babawasan mo yung gain or pa-feedback yung high or yung low, siyempre babawasan mo ng konti. Hindi maapektuhan yung mic to at saka yung music mo na input. Yung output ng music mo, halimbawa, dinodo mo yung kalabog, yung bass niya, at saka yung treble, hindi siya maipiktuhan kasi separate yung pihitan niya. Kaiba siya ng channel. Doon na lang mamix siya doon sa mix out. Pero yung halimbawa, mayroon pa isa, yung mic 2 at saka mic 1, ma-adjust mo siya ng separate kasi magkaiba sila ng channel. Kung ang adjustment mo sa mic 1, fix mo na yan kasi bawat microphone magkaiba po yung characteristic niya. Meron iba malakas mag-feedback, iba kaiba sila ng tunog, kaya dito mo ma-adjust sila ng individual na hindi maapektuhan sa isa't isa. Yung kung isa ay adjust mo, yung kabila hindi siya maapektuhan. Saka yung music mo na pinatugtog, hindi siya maapektuhan doon sa ibang adjustment mo. Yun ang kaibahan ng meron kang mixer. Saka meron akong isang tip. Kikita mo itong 48 volts. Itong phantom power to. Gagamitin mo po yan kung para sa mga microphone na condenser. Kasi kailangan ng phantom power pag condenser yung microphone. Hindi yung ganito na unidirectional. Pero huwag mong buksan yan. Huwag mong i-on yan kung yung mga amplifier mo nakabukas, naka-volume. Kasi biglang lumakas yung output ng mixer mo. Posibleng mabigla yung amplifier mo at masira. Kaya pwede i-off mo yung volume ng amplifier saka mo buksan tong phantom power 48 volts at saka bago mo i-timpla. Yun lang. Salamat mga boss sa panonood. Thank you.